So what's up mga kaingday? So welcome back to my YouTube channel at this is Nick Mantan. Ayan, so the time is 6:09 na ng gabi dito sa Qatar, sa Doha. So papasok na ako. So ang pasok ko talaga is 6. So dahil wala naman kami time card dito, so pwede akong pumasok ng mga late, mga 6:11. So actually pumapasok talaga ako ng 6:11. So papasok na ako, papunin ko muna ang ilaw dito sa labas ng kwarto. At hindi ko na ipapakita kasi medyo magulo. So ayan, so lumabas na ako. At kung nakikita nyo, may Ferrari po doon. So sa amo ko po yan. So ang workplace ko naman is walk-in lang, as in dito lang sa loob ng bahay. Ayan, kung makikita nyo, naglalakad ako papunta doon. Ayan, dyan lang. Doon lang yung work ko. At ako lang yung mag-iisang mag-duty ngayon ng 1 hour. So ang next is, ang next na papasok is 7 p.m. So mamaya papakita ko kung ano ginagawa ko sa loob. So now, bye-bye muna. Bye-bye! Hi! Welcome back! So kala ko hindi pa nag-start. So ayun. So ngayon, ang gagawin natin is mag-prepare tayo ng bread ng mga Arabo, mga taga-Katari. Kasi mostly, ang bisita ng amo ko is mga taga-Katari lang din, taga-dito lang din. So first, kailangan natin mag-breakfast kasi pwede nyo nakikita may CCTV dito. Pero hindi naman sila araw, hindi naman sila palagi nakatingin dyan. So, pakita ko lang sa inyo, ganito yung tinapay nila. So, dalawang klase yung pinag-prepare ko. Ayan. Ewan ko kung kubos, tsaka basta kubos lang yung alam ko. Tapos yung pangatlo is yung French bread. Ayan. French bread. So ang gagawin lang natin, hiwain lang natin yan. So unahin ko na yung fresh bread. Simpleng-simple lang naman. So saglit ko lang ginagawa to. Mga... nakikita nyo ba? Saglit. Blue ng black. Kita nyo naman eh. Kayo na mag-adjust. So mga 6 pieces lang na hiwa. Ano yan? So ganito lang. Pag kinulang naman, pwede na naman mag-prepare mamaya. So don't judge me kung hindi kasi talaga ano, hindi talaga kasi ako marunong maghiwa. So ngayon, hindi ko alam kung saan dito yung kubos sa dalawa na to. Basta hindi ko alam, kayo na lang mag-search. So usually, pag 6 ako, 6 talaga yung gumagawa nito. So 4. So apat lang yung ginagawa ko. So hahatiin ko lang siya sa apat din. So ganyan lang siya siniserve. Pa-triangle lang siya. Ito naman, ganun din, pa-triangle din. Pa-triangle din yung kanyang hiwa. So hindi ko na gagawin miserable yung buhay ko sa pag pulma sa kanya ng triangle. Kasi naka-triangle na siya, so diba? Mas pinadali ang buhay. So hahatiin ko lang din siya sa gitna. Minsan kasi huwag nang artehan yung ano, hindi na kailangan artehan pa yung hiwa kasi hindi naman sila maaarte dito. So guys, naisipan ko kasi i-daily vlog to. Actually na-vlog ko na din to dati pero hindi kasama yung paghihiwa ko ng tinapay.
So para lang malaman niyo kung kinamalat. O ano, para lang malaman niyo kung ano yung mga araw-araw namin ginagawa dito. Or araw-araw kong duty dito sa Qatar, sa trabaho ko. Unlike siya sa siya katulad ng trabaho ko sa Pilipinas na hassle, kailangan ng utak. Wow, kailangan ng utak. Ayan, so ganun lang kasimple. Tapos na ako maghiwa. So ang gagawin ko, ipapakita ko mamaya sa inyo kung saan ko siya ilalagay, kung saan siya nabutas na yung so babay muna. Hi, welcome. So ngayon, kumuha ako ng plate para dito ko na lang ilalagay yung mga nahiwa ko. Sabay. Katapos ito, dadalhin ko na siya doon. So mamaya na yung alusin. Tara, samahan niyo muna. So ipapakita ko sa inyo yung dining namin kung saan sila kumakain yung mga bisita. Ayan. So mamaya, ilalagay ko yung kukuhain ko pa yung food o kung sino man yung kukuha ng food sa kitchen para ilagay dito sa dining. So may trolley yun. Kaya yung mga hiniwa ko kanina, dito ko lang siya ilalagay. Ayusin ko lang siya dito. Hindi natin kailangan ng bonggang-bonggang ayos dito kasi kukuha lang naman sila dyan. Ay, hindi naman sila maaarte. Tapos, separate lang natin yung tinapay ng ating boss. Kasi ipiprepare natin yun sa kanyang table. Yan. Tapos nun, ayun na, sasala na natin. Ganun lang kasimple. So ito, tatakpan ko to ng green film. Tapos, isa-serve ko doon sa table. Babay muna. Hi, welcome back. Ayun. Nabalot ko na siya. So dito yung pwesto ng amo ko. Dito yung table niya. So ang gagawin natin, aayusin natin yan. So lalagay ko muna po dito. At kukuhain ko muna yung mga dapat ayusin. Tulad lang ang so, kailangan may dalawang olive oil. Okay. Ilalagay lang siya dito. Puro ng so, kukunin ko pa yung isang lemon, tsaka yung flaxseed niya para doon sa cholesterol niya. So, kailangan kasi niya yun. So, ganun lang. I-prepare lang natin siya na doon. Okay, mabaya. Babay muna. Hello, guys. Ayan. So, like what I told you before. Wow, English! So, ito yung flaxseed. So, from seed. So, biniblend namin siya para mag-into. And then, this is the lemon. Okay? Eh, dito lang siya ilalagay. Tapos, ilalagay lang tayo na walang tubig dito. So, ganyan lang yung ayos niya. So, lalagyan ko na lang ng isang tubig dito. Ganyan lang. Napakasimple lang. Ganun lang siya kadali. So, ngayon, natapos na ako dito. Tapos na rin ako mag-prepare ng bread. So, ang gagawin ko, maglilinis. Kasi, 6 talaga ang naglilinis ng sa taas kung saan sila kumakain tuwing umaga. So, dalhin ko kayo doon. Actually, naano ko na to sa isang kong video eh. Di ko lang alam kung nakita ng iba. So, ipapakita ko kayo. Dadalhin ko kayo doon. Bye-bye! Ayun, guys. Ayan. Masyado naman ako pabebe doon sa ayun, guys. Ayun, guys. So, may dala na tayong furniture polish. Tsaka isang basahan. So, papasok po tayo dito. So, kailangan lang natin pumindot ng ating mahiwagang code para mabuksan ang ating mahiwagang pinto. Ayan, guys. Medyo bawal tayo mag-ingay dito. So, ang gagawin natin, bubuksan natin lahat ng ilaw para makita yung pagmumukha ko. Isasakro ko yung pinto. Baka kasi may dumaan na ano. Ayan. So, ayan lang. Ito lang yung ano niya. Ito lang yung isang kwarto kung saan sila kumakain. Ito lang yung nililinisin ko. Actually, hindi ko nililinisin lahat. Yung table lang. So, maglalagay lang ako ng plastic doon sa trash can. Tapos, ano pa ba? So,
Madami pa naman yung tissue. So, yan, nakalimutan ako yung vacuum. Kukunin ko yung vacuum. So, dalawa kasi yung vacuum dito. Isang maliit, tsaka isang malaki. So, nahihirapan kasi ako gamitin yung malaki. Alam naman, pag malaki, mahihirap. Ayan, so kukunin ko muna yung maliit na vacuum. So, wait lang kayo dyan, guys. Bye-bye! Hi, welcome back. So, ayan, nakuha ko na yung maliit na vacuum. Ito lang siya. So, tines ko. May charge naman kasi minsan. So, wait tayo kasi wala tong charge. Hindi ko siya magamit. Wala akong choice kung hindi gamitin yung malaki natin. So, kakabukas ko lang na yung aircon kasi medyo mainit-init na dito. Nagpapalit na ng season yung bansa. Lalakasan ko lang yung aircon. Kasi, sinek ko lang kung binaba na nila yung roll-up. Kasi minsan, hindi nila binababa. So, ayun. So, mamaya na natin ito gagamitin. So, ang gagawin natin, mag-spray lang tayo ng glass cleaner dito sa ating. So, itong glass cleaner na gagamitin natin, galing siya sa Monoprix. So, yung Monoprix, siya din yung may-ari, yung amo ko. So, glass cleaner siya. So, syempre, saan ba natin ito i-spray? Natural, sa glass. So, ganyan-ganyan lang. Pagkatapos, pupunasan. Alam ko naman, iwan mo lang nakaganyan yan. Hindi nag-mark yan. Corny. So, ayan lang. Hindi siya katulad sa last work ko na dami-dami kong pinupunasang mesa. Ganun talaga pag food industry ka, di ba? Sa kanila, importante, wala lang silang makitang dumi. Or kaya may mga oil-oil dito kasi kumakain sila pag umaga. Mga oil-oil dyan. Basta, malinis lang siya. Wala lang sila dapat makita na kahit anong mark. Ayun, so ganun lang. Ganun lang kasimple. Babalik ko na itong tissue box dito. Tapos, ayusin mo lang yung mga chairs. Ganun lang. Tapos, may isa pa ditong glass sa table. Lalagay ko muna dito yung ano. So, ayun guys. So, ito. Kung nakikita nyo to, ito ang kanyang... Ito yung trash kanya, pero napakabigat. Ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng plastic. So, ako, hindi ko siya binubuhol. Ayan, para makita nyo, Diyos ko. Ako mag-alas. Kaya okay din yung mga natutunan ko dyan sa Pilipinas kung paano maglagay ng plastic sa basurahan sa CR. Yan. Yan yung mga nadala ko dito sa trabaho ko to. So, inaatake na ako ng mainit. Pero, ang tagal ng aircon. Mainitan na ako. Hindi pwede ako mainit. Mga nag-o-open yung mga pores ko. Ang kakati. Alam mo yun, guys? Makati yung pores mo pag alam mong nag-o-open siya kasi pinagpapawisan ko yung mga dito sa ulo. Ulo, mukha, dito sa dibdib. Kasi nagtatrabaho ako, pinagpapawisan ako. Nag-open yung mga pores ko. Arte. Ayan. Ayan, nasira niya na yung hati. Isa pa, ang importante naman sa kanya kasi nagyoyos yung amo namin. So ito yung lagayan niya ng upos niya. So ang importante, walang makitang mga upos-upos ng sigarilyo. Kaya yun lang naman. Tsaka dyan lang namang part na yun kasi dyan lang siya pumipwesto. Umuupo siya dyan. So kailangan, malinis lang yung ashtray tsaka yung lagayan niya na ng sigarilyo. At alam niyo ba, guys,
Dahil nagsisigarilyo yung boss namin, so libre na rin kami sa sigarilyo. So ang basahan ng kamay ko. Grabe. Grabe siya magpasma. Pasmado kasi yung kamay ko, guys. So kailangan... Ay, Diyos ko. Napakahirap. Pagpasmado ang kamay. Shout out sa mga pasmado yung kamay dyan. So, ano nga ba yung gamit dyan para matigil yung pagpapag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 ... So ayun, tapos na ako. So masyado nang mahaba itong video to. 7 minutes and 48 seconds na siya. So, babay muna sa ngayon. Hello, what's up guys? Ayan, medyo tapos na tayo. So ang gagawin na lang natin, yung last natin gagawin is, sprayan natin siya ng air freshener. So para, yun na yung last, ano natin, last na gagawin. Para medyo mabango-bango yung power ko. Parang, sa, pag ginagawa mo ito, pwede ka din naman tama rin. Ganun-ganun ka lang. Ayan. Uubusin ko na. Para mabango. Ayan. Bala na yung ibang, bala na yung housekeeping mag-ano dyan, magtapon. So, ang gagawin natin, so, gusto ko lang magpasalamat. Kasi, nakaabot ka sa dulo kung ano yung mga ginagawa ko dito, kung anong duty, ayusin lang natin yung kwelyo ko kasi ang pangit. Ayan, yung uniform namin, ayan yung, logo, hindi ko mabanggit. Sorry. So, ayun, so, thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel at Nick Mantan. So, good luck guys. So, sana safe kayo dyan sa Pilipinas dahil doon sa coronavirus. Bye-bye. So guys, hindi po wala pala ako magpapaalam kasi mag-aano muna ako. Kukuha muna ako ng stocks kasi hindi kanina nakuha yung stocks ng mag-duty ng 7. So ako yung magkukuha ngayon ng stocks. So, trivia lang guys. So, yung amo ko, siya din yung may-ari ng Pepsi. Siya din yung may-ari ng Pepsi dito. Yabang ko na, pero alam mo, siya yung may-ari. So ngayon, bukod na tayo sa labas. Kuhain natin yung stocks. So wala dito yung trolley. So ang gagawin ko, paano-ano kasi yun eh, pag-alagala yung trolley dito sa amin, gawa ng sobrang laki siguro ng, sobrang laki ng bahay, kaya pag-alagala siya. Madaming gumagamit. Actually, dalawa yung trolley dito eh. Bumili na sila ng isa eh. Ayan, so, may nag-i-spray na. So, ayan. Ayan guys, so, dahil mayaman yung amo namin, nagpa-spray siya dahil nag-worry siya sa coronavirus. So, nahanap ko yung... Kuya, wala ba doon yung isang trolley? Ay, ayun. Yung bago. Yun. So, dahil mayaman yung amo namin, mayaman siya. Mayaman talaga siya, as in. Hindi naman may pagkakaila yun. So, nagpa-spray siya sa buong room. Buong room namin ng anti-flexant. So, kunin ko muna. Bye-bye! What's up guys? So ayun, nakuha ko na yung mga stocks at pagod na pagod ako, kunyari pagod na pagod. So ayan, papakita ko lang sa inyo yung CR. Ayan, ganun siya. Pag inanon ko, so madami akong makikita. Madami ba akong makikita? Salam pala. So ayan, may mga pabango dito. So hindi ko na papangalanan kung mga pabango, baka sabihin na nagyayapang ako, hindi naman akin. So gusto ko lang naman po ipakita kung ano yung meron sa akin. Wala na palang naman. Well guys, totoo, wala na talaga siyang laman. Inubusan ng mga driver instead na bisita. So ang ginagawa namin, ayan yun. Ayan yung pabangon sa ano. Binabaligtad lang namin yan. Para mabango yung... Tapos ako, pag tinotop ako minsan, ginagawa ko, hinahawakan ko to yung ganito. Tapos, ganun-ganun na lang sila. Diba? Instant pabangon na yan. Tapos, ayan, yung laman ng red. Ito yung kanina. So sabi ko nga sa inyo, siya yung may-ari ng Pepsi dito. Kaya, libre kami ng supply ng Pepsi. At guys, wait. Wala sabi ko kanina, nagsisigarilyo siya. So, pag
kakagising niya. Kasi ngayon lang siya gigising. Ngayon, lang siya, ngayon pa lang siya gigising mga 7 or 8. So yung sigarilyo niya o yung yose niya nung umaga, nung 6 a.m. or 7 a.m., hindi niya na niyose nung gabi. So bago na yun. So ipapalitan na yun. So madami-dami pa naman siyang lama. So ang gagawin, amin na to. So yuyosin ko na to. Ayun guys, so thank you so much sa pagpanood sa akin kung medyo naguguluhan kayo. So pasensya na po kasi hindi pa ako masyadong marunong mag-vlog. So for more exclusive video, click here to subscribe. Hindi. Don't forget to subscribe my channel, my YouTube channel, Atik Mantan. So bye-bye po. Tatanga-tanga kasi. Bye-bye. Ingat sa corona.